Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayan, magandang araw, dakilang lalawigan ng Batangas. Panibagong araw na naman po ng pagbiyahe. Kasama ang inyong mga magigiting na kaagapay at mga kasamahan sa paghahatid. Siyempre, sa mga napapanhong balita at impormasyon, hatid namin ngayong araw, araw ng Thursday! At ito na naman po ang another morning edition ng inyong opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong biyaheng Kapitolyo. At syempre kami po ay inyong napapakinggan. We are simulcast ngayon po, broadcasting live and alive sa aming Facebook at sa aming mga partner na radio station ngayon. At kami po ay live and alive din sa aming tanggapan, din po sa Provincial Information Office, din po sa Kapitolyo. At dahil dyan, babatiin ko ang aking mga kasama ngayon. Good morning, partner. Yes, good morning, Kuya Eds. At syempre, magandang umaga po sa ating magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po kayo ngayong umaga? Mataas ba ang energy? Energy! Opo, kanina pa kami naghahanap ng energy. Oo, kailangan laging may energy tayo pag ganitong yes. Oo, it's umaga. Napakaganda ng umaga ngayon. Napakainit sa labas. Mm-hmm. Yan, oo. Panahon na para maglaba. Lagi naman ganun ng mga nanay. Kumusta po kayo ngayong umaga sa mga tagapakinig po natin na ngayon ay nasa kanilang mga tahanan. Magandang umaga po sa mga nasa biyahe. Yan, good morning po sa inyong lahat. Ingat-ingat kayo. Diyan sa mga kaibigan natin na commuters na baka nakatutok ang kanilang mga sasakyan sa ating himpilang 91.9 Air 1 FM. Mga kaibigan, good morning, good morning, good morning. Yan, at nabanggit mo nga, Kuya Eds, ngayon ay araw po ng Webes, October 13, 2022. Muli po ay samahan nyo kami sa aming pagbiyahe para sa paghahatid ng mga kaganamang aming nakalap at tinutukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. Ayan, so ilan po sa ating mga dapat abangan mamaya lamang po. Siyempre, nandyan po ang ating COVID update. Hindi po mawawala yan dahil hindi pa po official na natatapos ang pandemya kahit na may optional na hindi na pagsusuot ng inyong mask sa outdoor. Pero kami dito sa indoor, lagi kami nakamask. Siyempre, ang Taal Volcano update at ang meron kaming special na panaya mamaya, phone patch ito. At ito ay tungkol sa Breast Cancer Awareness Month sa mga kasama natin dyan sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga kababaihan. Pero ganun din yung mga kalalakihan. May mga tayo, malalaman na ito palang breast cancer ay hindi lamang nakaka-apekto sa mga babae. Yes, Kuya. Pwede rin sa mga lalaki. Mm-hmm. Kaya po para doon sa mga may katanungan, i-chat nyo lamang. I-chat nyo sa aming chat box later. Yes, at para rin po sa mainit at pinag-uusapang balita sa ating bansa, endemic stage ng COVID-19, malapit na. At COVID-19 vaccine sa 4 years old pababa, inaaral pa. So, malapit na pala ang endemic stage ng COVID-19. So, ayan. Kaya naman po, tutok lamang po kayo sa isa naming oras na pagbiyahe para ngayong araw na ito. Dito po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at balitaan. Mga kwentuhan at talakayan na nakalaan sa public service. Kasama na rin po ay yung mga panawagan at pangkat. At syempre, ang pagbati namin sa aming mahal na Governor, Governor Dodo Mandanas, at sa aming Provincial Information Officer
Miss Abel Bihasa at sa lahat ng mga kasamahan namin dito sa Provincial Information Office at sa lahat ng mga lingkod bayan na nagsisilbi dito sa Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas. Good morning sa inyong lahat. Yes, good morning din po sa ating Vice Governor Mark Leviste sa lahat po ng ating ginagalang na mga bukal at lahat ng kawaninang sangguniang panlalawigan. Ayan, so good morning po sa mga friendships natin dyan sa SP. Siyempre sa pamumuno ng ating The Good Vice, Vice Governor Mark Leviste. So partner, paano ba yan? Tuloy-tuloy na tayo ngayon. Yes, aarangkada yes. Na tayo. So sa ngalan po ng ating walang pagod na mananlalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong mga lingkod. Ito pong muli, si Edwin Sabarte. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Elfie Ilustre. Ayan, ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pagradyo ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. At dahil nga po, tayo tuloy-tuloy na, pero syempre, bago tayo tuluyang lumayo sa ating pagbiyahe, ay atin munang pakinggan ang gabay at patnubay na ihahatid ng ating kasamang si Millicent Ramos na ngayon ay inyo lamang maririnig. Ano? Siya po ay nasa official business po. So marinig po ninyo ang gabay at patnubay na ihahatid pa rin ng ating prayer warrior na si Sister Millicent Ramos. The Book of Life. Ito ang pinakadriling part. Pag binuksan na ang libro, The Book of Life. Will your name be there? Is your name listed there? If it is, anong dilubyo ang dumating? You are secure, but if not, wala kayong security. If your name is not in the Book of Life, pagbalik ni Christ, there is nothing you could do to put it there. But you can do something now. If it isn't there yet, you need to accept Jesus as your Savior and Lord. Sayang naman kung umattend kayo ng church, tapos hindi naman pasali sa Book of Life ang pangalan ninyo. Sayang lang ang pagod ninyo. Ang donations nyo, ang pagbibihis nyo at wala rin mangyayari. You don't attend church for ethics or para lang gumanda ang ugali. No, you go to church so you can get saved. Once saved, you go to church upang makinig ng biblical teachings para sa ikagaganda ng buhay at ipakita ang pasasalamat natin sa Diyos through the good news we do to others. We also go to church so we could bring other people to the saving knowledge of Jesus Christ. If anyone's name was not found written in the Book of Life, he was thrown into the lake of fire. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sister Millicent. Ano? At sana ay sa iyong pagbiyahe, kayo ay pag-ingatan ni Papa Jesus. Ano? Ingat kayo sa mga kasama niya, kay Carl, kay Kuya Chris, at sa mga kasamahan niyang mga... Ano nga meron dun? Doon po sa atin ba yan? Ayan, doon sa mga taga-kasamahan natin sa tourism. At speaking nga pala, nagpapabati ang aking kaibigan, si Mr. Kevin Alejandre Espina at sa kanyang kasamang si Arvin Jeff Tolentino. Ano? Ayan, mga parts, binati ko na kayo. O, siyempre, ako'y naninibago. Ano? Laging, ito'y bagong recruit sa ating pangkat. Oo, oo. So, ipakikilala ko ang ating bagong kasama ngayong araw, si Gian Marco. Good morning, partner. Yes,
po. Good morning po Sir Eds and Ma'am Elfie. At good morning din po sa ating po mga tagapakinig sa Air 191.9 FM at sa mga nakatutok po sa ating Facebook live streaming sa Batangas PAO. Binabati po natin si Sir Owen Amador, si Kuya June Lindon Aguda, si Miss Mary Joy Yap, kay Tita Nenet Onam, good morning po sa inyo, si Tita Shirley Balmes, si Miss Nilda Flores Lumanglas, kay Tita Lota Lailo, kay Tita Nitz Lapa, kay Kuya Roger, at kay Mama Lu Asidilio. Magandang umaga din po sa inyo. At si Sir Aldrin A. Landicho, pinapabati po niya ang kanyang tropa na si Clark Lazarin mula po sa Lemery, Batangas. At nakatutok din po sa atin ang bayan po ng San Luis, Batangas. Wow, good morning. Ayun, sa mga kaibigan natin sa San Luis. Yan po. Ayun. So, ang oras mga kaibigan, 9:41 in the morning. Ano? So, it's 73 days before Christmas. Ang bilis. Yes, kuya. Mabilis na yan. Ikaw ba'y nakapag-ready na? Wala pa. May shopping, yung ano, Christmas shopping list muna. Wala pa rin. Wala pa yung budget. Kukunan natin yung budget bago yung lista. Oo, ayan. So, sa amin pong pagbabalik, ano, meron po kaming kakapanayamin via phone patch. So, ito po ay may kaugnayan ngayong Oktubre na ipinagdiriwang yung Breast Cancer Awareness Month. So, ano ba ang kahalagahan nito at bakit ba kailangan tutukan o bigyang pansin o pangkaalaman itong pagdiriwang na ito? Lahat po ng iyan, mamaya lamang po sa aming pagbabalik. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Gusto na naman din ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat na lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at mamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy bleeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlogan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad konsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pag-inig dulot ng biglang pag-alaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas ng lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang paglinig at siguraduhin ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan na mga kababayan, muli po tayo nagbabalik para dito sa ating bagong edisyon ng ating Biyaheng Kapitolyo. At yung ating naipangako kanina
ang may makakapanayam tayo. Ha? At ito nga, may kaugnayan din ngayong buwan ng Oktubre. Ano, partner? Yes, kaya at itong Breast Cancer Awareness Month. So, makakapanayam natin ngayon, araw na ito, si Dr. Carlos Jose M. Cofreros, Medical Officer 3 ng Center for Development, Center for Health Development ng Calabarzon. Hello, Doc. Hello po. Sandali lang. Hello po. Hello, sir. Ayan, hello, ayan. Naririnig niyo po ba ako? Yes po, sir. Maganda pong umaga sa ating lahat. Ayan. Magandang umaga po sa inyo, Doc. At kami po ay nagagalak at kami inyong pinaunlakan dito. Ay, marami pong salamat sa inyong pag-imbita, sir. Ayan. So, bago po ang lahat, ano po, siyempre, alam kong busy kayo ngayong araw, ano, ay sisimulan ko na po ang mga ilang katanungan, ano. At ukol nga po ito sa ano bang kahalagahan ng pagdiriwang natin ng Breast Cancer Awareness tuwing buwan na Oktubre. At ito po ba ay may special na tema para sa taong 2022? At ano po ba yung mga nakalinyang aktibidad ng Center Health for Development para sa maipakalat ang kamalayan tungkol nga dito sa breast cancer? Okay, una sa lahat, maraming salamat sa pag-imbita niyo po sa amin upang makatulong po at makapag-spread po tayo ng kaakibat na awareness para po sa breast cancer. Of course, ang ating pong tema para sa month of October Breast Cancer Awareness po is Living Beyond Breast Cancer. Okay. Ang kahalagahan po, sa inyo pong tanong kung ano ang kahalagahan nito ng ano for the month of October, ito po ay alam po natin ang sinaang kasabihan na practice makes perfect. Diba nga? Kung gawin natin to every year, every October, mai-instill po sa ating mga isip, sa ating sa loobin na every October is kailangan talagang i-ano natin ang kahalagahan ng breast cancer, ang information about breast cancer. Para sa idea or sa information na lahat, breast cancer is one of the leading causes of cancer sa ating pong bansa. Kaya po, napaka-importante po na makapag-promote tayo ng breast cancer awareness, which ang ginagawa po namin sa ngayon is nagpupunta kami sa bawat probinsya for certain chosen municipalities at kami po ay nagko-conduct ng lectures at nagtuturo sa ating mga kababaihan, mga childbearing age natin mga kababaihan kung paano po ang tamang paggawa ng breast self-examination or SSS kung tinatawag po namin na sariling salat ng suso. Yun po, sir. Ayun. Una po, siyempre, ito po ay isang sakit. Ano, ano po ba yung mga pangunahing sintomas o paano ba nalalaman ng isang babae ang pagsasimula ng ganitong uri ng cancer? Medyo maselan to, Doc, kasi sa mga parting ganon ay ito ay napakaselan at hindi pwedeng baliwalain. Correct. Sir Edwin, actually, yung notion ng tao na ang breast cancer ay sa babae lamang ay dapat natin medyo mabago ng konti. Mm-hmm, kasi po, yes, lahat po ng tao, kasi hodang babae o lalaki yan, lahat po tayo ay may suso. Sa lalaki, yun nga lang, hindi ganun ka-prominent kumpara sa isang babae. Mm-hmm. Pero still, there are chances po talaga, both male and female have chances to have or to acquire breast cancer. So, yung mga sinasabi po nating sintomas dyan, madalas-dalas po talaga ay wala. Kaya, yes, wala po talaga siyang sintomas. Kaya po, ang pinaka-ano natin dyan is early detection. Kaya nga po, tinuturuan dapat. Dapat po talaga ang mga babae, lahat ng babae, marunong kanya-kanyang salat ng suso. So, SSS, sariling salat ng suso. Kasi po, madalas-dalas wala siyang sintomas at first. Pero yung mga posible po mga binabantayan po natin dyan ay yung mga obvious na mga kikita natin. May mga discoloration or pagbabago ng kulay sa may bandang parte ng mga suso. Sa dimpling or paglubog, yung mga napapansin po tayo dun sa mga parte ng suso natin na lumulubog, nagkakaroon ng depression.
syempre, yung pinakaano po natin dyan is yung pagkapa ng posibleng bukol. Mm-hmm. So, yun po ang mga possible na symptoms na pwede po natin makuha. So, Doc, no? Syempre, yung sinasabi niyo yung mga pamamaraan niyan, ano, yung sariling salat ng kanilang mga dibdib o suso, ano? Yes. Gano'n po kahalaga itong ma-instill sa kanila na yung early detection nito? Kasi alam ko po, ito yung sinasabi nila, na survivable itong ganitong uri ng cancer. Basta, yes, ma-detect, lang, ma-detect lang ng maaga. So, sa mga tagapakinig po natin, ano po ba, para malaman nila, hindi ito biro-biro o ano, kailangan na malaman nila na ito. Gano'n po kahalaga ito sa kanila dapat? Actually, yun po, Sir Edwin, yung pinakamahalaga, that's the only time na makakasigurado tayo na malulunasan kagad ang isang pasyente bago siya maging ano, kasi early detection pa lang po talaga nagsimula sa maliit na bukol. Usually nagsisimula sa maliit na bukol, dun pa lang po yung pinakamainam na magagawa ng isang babae, kasi from there madali na siyang mamamanage. Again, breast cancer can be prevented or can be managed. Hindi po siya pagka may nasabing may breast cancer na siguradong patay ka na. Hindi po ganun yun. Kasi so, ang mangyayari po sa ganyan, dapat ang ating mga kababaihan, lalo na po ang ating mga kababaihan na mga childbearing age po, ay mapagmatsyag. Okay, dapat mapagmatsyag at maaalas sila sa kanilang mga sariling suso. Always yan. Whenever they take a bath, mas painam po yan, kada ligo, sinecheck po nila yan. O kahit patapos umaligo, haharap sila sa salamin at kanya-kanyang salat ng suso. Pag may na-detect po sila kagad na kahit petiting or kahit maliit na bukol, dapat maging ano tayo dyan na, kailangan kong patingin to. Hindi nila dapat binabali wala mang ganyang bagay. Kasi napakataas po ng rating ng survival pag na-detect agad at the early stage. Ayun. Ng breast cancer po. Yan so, po. So ayun na, narinig nyo mga ating mga tagapakinig, no? Early detection na is a must talaga para ito nga, manageable ito at survivable itong ganitong uri ng kaso. Doc, nasabi nyo kanina, ang age group niya talaga, yung pinaka-prominente ay yung mga childbearing. Ito, yes po. Yung po yung pinaka-susceptible sa ganitong uri ng correct, sir. Yes po. Okay. Bali po, ang age bracket natin dyan, usually dinasabihan natin ng mga 40 years old and above. Mm-hmm. However, there are some cases na nakakita po, alam ko may mga nababalitaan po tayong mga cases na ang babata pala nagkakaroon na ng breast cancer. Mm-hmm. So, ang inaano po natin dyan is as soon as they can actually palpate or yung kakapain po nilang kanilang breast, gawin na po nila. Wala pong masama sa nag-iingat ng maaga at na-i-check po natin ang kanya-kanya mga. Ang dami pa po kasing factors yan. Meron po tayong family history. Lalo na po yun may mga kapatid na nakikita na nagkaroon ng breast cancer. Isa po yan sa mga dapat binabantay natin. Mm-hmm. Also, yung maaga ng pagkakaroon po ng menses. Sabihin natin yung mga before 12 years old, nagkakaroon na po ng regla. Yan. Isa po yan, dapat binabantayan din po. Mm-hmm. Meron din po dyan yung mga nag-menopause. Pagkatapos po ng menopause ng edad ng 50. Aha. Yan, pabantayan din yan. Yung mga military po, yung mga sinasabi po natin na walang anak. Mm-hmm. Yan, isa po yan. Tsaka lalo na po yung mga medyo maaga nagkaroon ng anak. Aha. At the age na pagkatapos, hindi na pala, sorry po, hindi po maaga. Ang ages 30 and above, yung mga late na nagkaroon pala, hindi pala maaga. Late na nagkaroon ng anak. Yan po so yung mga dapat pinabantayan po natin. So, Doc, bukod sa mga stages ng breast cancer, ano po ba yung mga lifestyle, alam niyo yung mga lifestyle hobby natin na maaaring makapagpalakas ng tsansa na ang isang individual ay magkaroon ng ganitong uri ng cancer? Meron yan. Good question, sir. Point out ko lang yung mga, for those who are not familiar, yung HRT po natin, yung hormone replacement therapy. Yan po, yung mga nagtitake po dyan ng mga estrogen. Alam po natin yung na kung hindi po familiar yung estrogen, estrogen po ay isang hormone na usually sa babae. Mm-hmm. Yun po ang hormone or parang ano po, nag-circulate po yun sa katawan ng babae para maging mas babae sila.
Mm-hmm. Kumbaga, sa lalaki, testosterone, sa babae, estrogen. So, ganun. Pag nagsitake po ng replacement for estrogen or hormone replacement therapy, yan. Yan po yung mga lifestyle na inaan natin, mga gamot. Siyempre, yung mga fast food, yung mga makain na sobrang, alam naman, preservatives, mga ganyan po. Medyo, wait po natin pag mga, sad to say, mga medyo obese, medyo overweight. Yan po, yan po yung mga ano-ano natin. Tsaka po, yung siyempre, biso. Siyempre, pinaka-ano natin biso yung panigarilyo, sir. Yan, ang napakalaking bagay din po yan na dapat natin iwasan talaga. Pag ho yung panigarilyo, ay hindi lang breast cancer ang inyo makukuha. Lahat na So, marami talaga nagiging question, sir. Kaya dapat talaga, hindi natin siya itinatangkili kasi iniwasan talaga. So, ayun, may mga katanungan lang, Doc Dine, sa aming chat box mula po kay Ma'am Glenn Atienza. Ang breast cancer po ba ay nadedetect lamang sa bukol? Parang nasabi nyo na dito, sir, Doc, kanina, no? Maaaring pakiulit lang po ulit kung ano, sakali. Yes, sir. Definitely, hindi lang po sa bukol yan. Sabi po nga natin, merong other factors or other symptoms na tinitingnan po natin. Yung sinasabi po natin na discoloration. Mm-hmm. O pagbabago po ng kulay ng kanilang mga suso, possible po yan. Dimpling o paglulubog, pagkakaroon po ng lubog sa dede, mm-hmm. posibleng symptoms din po yan. Another one po, pwede din po natin yan, is discharge. Nagkakaroon po ng discharge sa kanilang mga suso, aha, o may mga sugat na umaano, yan, babantayan din po yan. Ayun po. Ayun. So, yun, Miss Ma'am Glenda. Ano, sana na inasagot yung inyong tanong. Doc, sa mga uri ba ng cancer na inyong binabantayan, lalo na maraming klase ng cancer, ang ganitong hanay ba ng cancer? Ay, kung sa hierarchy ba, nasa hierarchy ng fatality o yung lubhang nakamamatay, nasaan po bang hanay itong breast cancer, at may ilan ba kayong mga figures na maaaring mabanggit dyan? Yung mga datos na ilan ba ang tinatamaan ng ganitong uri ng cancer dito sa ating rehiyon o kahit sa ating bansa, kung meron man po. Actually, sa buong Pilipinas, may data ako, 2021 pa lang eh. Aha. Number one actually yung breast cancer. Aha. Ito ho. Number one siya. Doc, ito kaya follow up ko lang po. Ito kaya dahil nga sa hindi nila siniseryoso yung pag-detect ng ganitong, yung pag-examine ng kanilang mga breast, no? So, huling-huli na ang, kumbaga nasa late stages na yung bago na detect. Tama po. Mm-hmm. Yes, sir. Tama po kayo, Sir Edwin. Ang nangyayari po kasi nakakapa. Kahit na, kunyari, may mga bata, nakakapa pa lang na maliit na bukol or what, hindi nila iindahin. Hindi nila papansinin. Sasabihin nila, wala to. Okay. Hanggang to a point na napapabayaan, hindi na nababalik-balikan, hindi na nasasalat. Pagka na-check na po talaga na mammogram or in ultrasound, medyo ano na, either malala na or kumalat na. Mm. Usually po ganun po yung nangyayari. Oh, di kaya ho, Doc, ito ay pagbinsan kasi nahihiya rin silang sabihin. Dahil medyo maselan, lalo na sa mga kababayan, di ba? Medyo maselan yung parting yan. Ano? So, yun ang Doc. Ano, at kami po ay hindi, ito, may follow-up question pa pala. Saan po pwedeng dumulog o makipag-ugnayan kung sakasakali sa Calabarzon region at dito po sa lalawigan ng Batangas kung sakali pong may isasangguning kami ukol sa ganitong mga sintomas? Sa Batangas po, sir, specific, meron naman po tayong mga Apex Hospital dyan na tawag po ng ating regional office, ang BATMC po, Batangas Medical Center. Aha, aha. Kung familiar po sila, yan po, isa po yan sa mga pwede po natin pagdulugan. Or syempre, ang pinakamainam po is health center. Punta muna sa health center, kung medyo hindi po kampante ang ating mga kababayan na mga nagsasalat ng kanilang po, sinicheck nila, diretso muna sila sa health center para makapagtanong at para na i-refer po sila sa tamang area o sa tamang hospital o doktor sa pwede ho nilang puntahan. Ayun. So, ayun, Doc. Alam kong napaka-busy niyo ngayong araw, ano. So, okay, ano po, sir. Ang inyong pong mga payo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na nga ngayong Breast Cancer Awareness Month, at syempre po, ang ilang mga paalala at kalahagahan ng early detection,
At syempre po, ang inyo pong pagbati ay inyo pong mapwedeng mapahatid. Syempre, una sa lahat, magandang umaga sa lahat po ng ating mga listeners. Again, reminder lang po, ang pinaka-best po ha, na way para ma-prevent po natin ang breast cancer or ma-detect po natin ang breast cancer is breast self-examination or sariling salap ng tuto. Early detection pa lang. Mm-hmm. Kahit na maliit na bukol or may napansin po tayong konting pagbabago sa ating mga tuto, pa-check po agad natin. Okay. Wala hong masama dyan kung tayo po ay mag-ingat. Bigla ako napahawak ah. Napakaba ko. Yun po, sir, siguro ako binabati ko from all the staff, all the doctors, all the members of Department of Health, PHC4A. Siyempre, ingat po sa ating lahat. Tuloy-tuloy lang tayo lalaban at tutulong sa ating mga programa para tuloy-tuloy ang servisyo sa taong bayan. Ayan. Yun lang po siguro. Wala bang babating special someone, Doc? Baka nakikita. Wala. Oh, ayun. Wala pa daw special someone si Dr. Carlos. Yung baby ko, yung anak ko. Hindi naman yung maririnig. Ayun, may baby naman pala si Sir. So Sir, Dr. Carlos, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay niyo ng oras para dito sa aming programang Biyaheng Kapitolyo. At kami po ay nakikiisa sa medical community sa pag maging partner nitong Breast Cancer Awareness Month. So Doc, maraming salamat sa inyong maraming pong salamat Sir Edwin at good luck po sa ating lahat. Mag-ingat po. Oh, ayan. So mga kababayan, yan, narinig niyo po si Dr. Carlos Jose M. Copreros, Medical Officer 3 ng Center for Health Development ng DOH Calabarzon. Ganun pala 'yon. Ano? Maaari ding magkaroon ng breast cancer ang mga lalaki. Kaya ako bigla ako napahawak, parang nananakit yung dibdib ko. Biglang natakot. So, ayan, from breast cancer, tumuna tayo sa coronavirus update. Gian Marco. Yan po, batay po sa pinakahuling mga nakalap na datos kahapon po, nasa mahigit 628 million ang mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Mahigit 607 million ang bilang ng mga gumaling sa sakit at mahigit 6.5 million na ang mga nasawi. 69 na bansa sa buong mundo ang nagtala ng milyong kaso ng COVID-19 positive cases, kung saan nasa 38 pwesto ang Pilipinas. Amerika pa rin ang bansang may pinakamaraming dinapuan ng sakit na sumampana sa 98 million. Pumangalawa po ang India, kung saan mayroon na itong mahigit 44 million total cases. Nasa 3rd pwesto ang bansang Brazil na may mahigit 36 million na mga positibong kaso. Yan, samantala 188 new cases naman po ng COVID-19 ang nadagdag kahapon sa Calabarzon. Kaya taabot na sa 536,586 ang kabuang kaso ng nasabing sakit. Sa nasabing bilang, 1,906 ang active cases, habang 520,798 na po ang gumaling at nasa 13,872 ang nasawi. Cavite pa rin ang may pinakamaraming kabuang bilang ng mga nagpositibo sa sakit na umaabot sa 185,556. Pumapangalawa po ang Laguna na may 135,243 na kabuang kaso at ito po ay sinusundan ng lalawigan ng Rizal, Batangas at Quezon. Yan, dumako naman po tayo sa ating lalawigan, kung saan 73 po ang new additional cases ang naitala kahapon, kaya nasa 92,334 ang kabuuang kaso ng mga nagpositibo sa nasabing sakit. Sa kasalukuyan po ay 396 po ang active cases. Ito po ang ating newly encoded positive cases. Ang pinakamataas po na nakapagtala ay ang lungsod po ng Lipa na 34 positive cases po. Sumunod po ang lungsod ng Batangas, 14 positive cases po. Ang Santo Tomas po at Tanawan, tig 30 cases. Ang Alitagtag, Ibaan, Malvar, Mataas na Kahoy at San Jose, tig 2 po. Cuenca, Laurele, Merilian, Padre Garcia, Rosario, San Juan, San Luis at Taal po ay tigigisa pong kaso.
Ayan na, medyo patuloy pa rin na may nadadagdag, ano. Medyo madami-dami tayo. Oo, so mga paalala, mga kababayan, ano, yung mga wala pang booster dyan. Bukas yata, may booster vaccine shots dito sa amin. Sa Rihina Mandamas Dream Zone. Ito po yung dito sa Kapitolyo. Meron pong ginaganap na pagbabakuna laban sa COVID-19. O baka naman yung iba dyan eh, wala pang kahit first dose. Ay naku naman. Ayan, 2022 na. Oo, sana po yung magpabakuna. Oo, magpabakuna na kayo. Huwag na po kayong matakot. At kami po din ay nakakaapat na eh, ayos na ayos naman po. Ano, huwag po kayong mag-alinlangan at safe po naman po ang ating mga bakuna. Oh, ito naman, ang isa pa nating binabantayan at medyo may magandang tawag dito, magandang update, oh, magandang mga data na lumabas ngayong araw. Siyempre nananatili pa po ang nananatili pa rin sa Alert Level 1 ng ating Taal Volcano, ano, kung saan 9 volcanic earthquakes lamang ang naitala nitong ating Taal Volcano. At ang acidity niya, uy, 0.76 na lamang, ano. At ang temperatura niya ay halos hindi pa rin nagbabago simula nung nakaraang buwan. Ito ay may 65.1 degrees Celsius, doon pa rin sa range na yan. At ang sulfur dioxide flux niya po ay umaabot na lamang ng 2,089 tons kada araw. May katamtamang pagsingaw na may taas na 1.2 kilometers sa himpapawid at napapadpad sa hilagang Silangan at Timog Kanluran. May nagkakaroon ng mga bahagyang pamamaga ang paligid ng Taal Volcano at ang kanlurang kaldera nito. At ang pag-impis naman ng Silangang Taal na nagpapakita na patuloy na paggalaw ng lava sa ilalim nito. Ano? Ayan, ipinagbabawal pa rin po ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at Daang Castilla Fissures at pamamalagi sa lawa ng Taal. Bawal rin po ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa duktok ng vulkan. At mulit-muli pong paalaala, maaari pa rin pong maganap ang biglaang pagputok ng Stream of Phreatic Explosions, Volcanic Earthquakes, manipis na ashfall at ang pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas. Ayan. And the short of it all, bawal ang pasyal sa Bulkang Taal. Ayan, ano? So, ang oras mga kapatid, time check, 10:08 in the morning. So, sa aming pagbabalik ay ihahatid na namin sa inyo ang ilang mahalagang kaganapan sa ating bansa at sa ating lalawigan. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangatawan. Kumain ng 5-6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay nirerekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mawabawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8-10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapagano din ito ng balat. Matulog ng 7-8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1-2 baitang hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain na matataba para humaba ang buhay. Kumain ng guli at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw.
Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ang ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Hugas, iwas mask. Magpabakuna. Hugas, iwas mask. Magpabakuna. Sa ganitong kaliwat ka ng mga paalala, umay ka na ga. Pero ginagawa mo pa ga. O baka naman nakatingayan mo na. Hugas. Palagian kung maghugas ng kamay gamit ang sabon. Kung lalabas ng bahay, dalhin ang anting-anting na alkohol. Iwas. Panatilihin ng 1-2 metrong layo at hanggat maaari, umiwas sa matataong lugar. Mask. Isuot ng tama ang mask. Gamitin itong sandata laban sa virus at hindi dahil ayaw mo lang masita. Baka naman ang mask mo ay ilang araw mo nang suot. Ew! Palit-palit naman pag may time. At higit sa lahat, magpabakuna. Iba na ang may pangontra upang makatisod mo ng virus ay huwag na itong lumala. Kabayan, tandaan po natin, tuloy pa rin ang ating laban sa COVID-19. Isang paalala po mula kay Governor Dodo Mandangas at ng Provincial Government of Batangas. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Parang ang bilis ng oras, ano? 10:12 in the morning. So, dahil dyan, dadako na tayo sa ikatlong bahagi ng ating programa at narito na po ang ating mga pagbabalita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na ang aming mga nakalap na balita araw ng Huwebes, October 13, 2022. Ito na, endemic stage ng COVID-19, malapit na. Naniniwala si infectious disease expert Dr. Rodjin Solante na malapit nang maabot ng bansa ang tinatawag na endemic stage ng COVID-19 sa kabila ng pagluwag sa paggamit ng face mask at bagal ng pagpababakuna sa ngayon. Ipiniliwanag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere ang kahulugan ng endemic ay kung kailan maaabot na ang estado ng mga kaso ay stable, constant, and predictable. Dito mano magkakaroon na ng balansing transmisyon at immunity ng mga tao. Samantala, sinabi rin ni Solante na base sa nakalap na datos sa immunogenicity ng ikalawang henerasyon ng COVID-19 vaccines na target ang Omicron variants, nagpapakita ito ng mas nakakapag-produce ng mas mabisang antibodies at protection kumpara sa unang henerasyon ng mga bakuna. Sa inaasahang pagpasok ng bagong bakuna, inaasahang mapapahina na nito si Omicron lineage at mapuputol na ang transmission nito. Una nang sinabi ni Berhere na nakipag-ugnayan na sila sa vaccine manufacturers na Moderna at Pfizer para sa pagbili ng mga bagong bakuna na target ang Omicron. Posible manong makabili ang bansa ng mga ito sa unang quarter ng 2023. Kakahulugan yan po yun, another booster ulit. Ayan, kaya sabi nga doon eh, huwag nyo na daw i-laminate at patuloy na patuloy ang pagbo-booster. Dire-diretso lamang po yun, parang flu shot na rin. Samantala, sa ibang balita, COVID-19 vaccine sa 4 anyos pababa, inaaral pa. Kailangan muna maglabas ng ebaluasyon ng Food and Drugs Administration ng bansa bago maikasa ng pamahalaan ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga bata na 4 na taong gulang pababa. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na bukas ang kagawaran sa pagbabakuna sa mga paslit
Ngunit kailangan na maaprubahan muna ang emergency use authorization ng mga bakunang gagamitin. Ito ay makaraang magkomento si infectious disease expert Ron Chinsolante na dapat maisama na rin ang mga bata na nasa naturang age group dahil sa lantad rin sila sa pagkakasakit dahil sa expose sila sa mga magulang. Noong nakaraang buwan pa nang sabihin ni Vergere na nakasampa na sa FDA ang aplikasyon para sa EUA ng mga bakuna para sa mga paslit mula 0 to 4 years old. Kung maaprobahan ito ay makikita na ligtas at epektibo, papasok naman ang Health Technology Assessment Council na siyang mag-a-assess sa pagiging epektibo nito sa populasyon. Samantala po, sa iba pong mga balita, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maging batas ang pagpapaliban sa December 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na isasagawa na sa huling Lunes ng Oktubre ng 2023. Ito ang nakapaloob sa Republic Act 11935. Sa ilalim ng naturang batas, ang lahat ng incumbent barangay at SK officials ay mananatiling nanunungkulan hanggang sa mahalal ang kanilang magiging kapalit o di kaya naman ay inalis o nasuspinde sa anumang kadahilanan. Ang panunungkulan naman ng mahahalal na barangay at SK officials ay magsisimula sa tanghali ng November 30, 2023. Nakatakda namang maglabas anumang oras ang Commission on Elections ng kanilang adjustment of the calendar ukol dito. Ayan, so extended ang term ni Kapitan. Ayan, at sa next year pa. May isang taon pa. Okay. Ayan, samantala pagpaparehistro sa poll watchers, isinusulong ni Commission Elections Commissioner Ernesto Maceda Jr. ang pagpaparehistro sa mga poll watchers ng mga partidong politikal at mga kandidato bilang bahagi ng paglaban sa vote buying tuwing tahalalan. Sinabi ni Maceda na ang bagong pinuno ng COMELEC Task Force Against Vote Buying na nakatukoy sila ng insidente ng bayaran kapag halalan, ang ikinakatwiran ng mga nahuhuli, binayabayaran lamang sila ang kanilang mga poll watchers. Sa automated overseas elections, may provision naman dito na kung saan isang kandidato ay may watcher, dapat nakarehistro sila. Maaari mo nung ipatupad ito sa lokal na halalan sa bansa para tukoy kung sino talaga ang mga watchers. Bukod dito, sinususugan din ni Maceda ang naunang panukala sa amyenda ng Omnibus Election Code, particular sa Section 266 na hindi pinapayagan anumang pag-aresto dahil sa vote buying o anumang election offense kung walang warrant. Kapag tapos na ang halalan at may nanalo na, umaatras na ang mga nais tumistigo sa kaso dahil nag-cool down na umano ang emosyon nila at tatanggapin na lamang ang resulta ng botohan. Samantala sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng pagbaba ng presyo ng asukal sa susunod na buwan ng Nobyembre. Yan, maganda naman pala sa mga negosyante. Balita, oo. Ito ay bunsod ng inaasahang pagpasok sa bansa ng mga imported na asukal bukod pa sa unti-unting pag-ani ng tubo ng mga sugar farmers na malaking tulong para maparami ang produksyon ng asukal na magiging daan na maibaba ang presyo ng naturang produkto. Umaasa ang sugar consumers na aabot na lamang sa 85 pesos ang kada kilo ng asukal. Sa ngayon, ang kilo ng asukal ay pumapalo mula 102 pesos hanggang 134 pesos kada kilo sa mga supermarket at nasa 100 hanggang 106 pesos kada kilo sa mga palengke. Kaugnay nito, sinabi ni DA Assistant Secretary Christine Evangelista na alaming mabuti ang presyuhan ng lokal na asukal at imported na asukal upang makabuo ng tamang halaga ng ibebentang asukal na hindi lugi ang mga local farmers at hindi naman sasakit ng gusto ang bulsa ng local consumers. Sinasabing oras na dumagsa ang supply ng asukal sa bansa ay tiyak na bababa ang halaga nito sa mga pamilihan. Ayun, so, di ba yung isang kilo yung isang ganun? 134 sa mga supermarket. Almost nag-double ng huling presyong alam ko. So ngayon, bababa ng konti. So may chance na tayong makapag-leche plan. Oo, lalo sa Christmas. Oo, ayan. Ayan, samantala, bongo sa gobyerno, tutukan ang pagtaas ng presyo ng bilihin at petrolyo. Ang detalye, Gian? Hinimok po ni Senator Christopher Bongo ang gobyerno na bumuo ng mahakbang
upang matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Nanawagan si Go para sa kooperasyon at diskarte sa buong bansa sa pagtugon sa isyu ng inflation sa pagsasabing karaniwan ay mahihirap na Pilipino ang higit na apektado ng masamang epekto sa ekonomiya ng iba't ibang pandaigdigang krisis kabilang ang patuloy na pandemya. Nang tanungin kung papayuhan niya ang ehekutibong sangay na magbigay ng tulong pinansyal sa mga nahihirapang Pilipino dahil sa tumataas na inflation. Sinabi ni Go na dapat gawin ng gobyerno ang lahat ng kanyang makakaya upang mapagaan ang pasanin ng mga mahihirap na sektor. Ayan, so sa makaragdagang balita, siyam sa bawat sampung Pinoy ay problema dahil sa fake news. Siyam sa bawat na sampung Pilipino o katumbas na 86% ang naniniwala, nakakaranas sila ng problema dahil sa fake news. Naku marami naman. Talaga. Bakit naman kasi kayo naniniwala? Kasunod nito, ito ang resulta na inilabas ng Pulse Asia Survey na isiginawa noong September 17 hanggang 21 sa may 1,200 adult respondents. Batay sa naturang survey, 68% ang nasabi na madalas silang nakakakuha ng fake news mula sa social media o internet. 67% sa television, 32% sa radyo, at 28% na nagsasabi nakakuha nila ang mga maling impormasyon sa kanilang mga kaibigan, mga marites. At 4% naman ang fake political news mula sa mga community leaders at newspapers, at 1% naman sa mga religious leaders. Mataas din mano ang porsyento ng mga Pinoy na nagsasabing nakakakuha sila ng fake news sa mga social media influencers at bloggers, na mayroong 58%, samantalang 37% naman ang undecided. 7% na nagsasabing nawalan sila ng tiwala sa mga ito. Samantala, pinakamarami sa mga respondent ay nagmula sa Metro Manila na umaabot sa 87% o kabuuang 92% sa Luzon, 77% sa Visayas, at 81% naman sa Mindanao. Ayan. Samantala, sa iba pang balita, idineklara bilang second worst pension system ang Pilipinas sa buong mundo. Aray ko. Malungkot na balita ito. Ito'y batay sa survey ng Mercer CFA Institute 2022 Global Phoenix Index. Matapos umakyat sa 43rd spot ang bansa na may overall score na 42 points na sinundan naman ng Thailand. Ayon sa MCGPI, nakuha ng Pilipinas ang rank 44 ng retirement income systems mula sa buong mundo. Ang retirement benefits ang iniaalok sa poor at range ng income earners, kung saan posibleng ikonsidera ng mga Filipino workers na kumuha ng retirement plans matapos bumagsak ang Pilipinas sa bottom second ng global survey. Samantala, pumasok tayo sa magandang balita. Ito, matutuwa si Sir Vincent dito. Ateneo! Nanguna sa mga paaralan sa Pilipinas sa latest World University Rankings. Ang detalye, hatid mo, Gian Marco. Opo. Naungusan ng Ateneo de Manila University ang University of the Philippines sa mga nangungunang eskwelahan sa Pilipinas sa rankings na inilabas ng British Higher Education Magazine. Batay sa Times Higher Education's 2023 World University Rankings, tumaas sa 351 hanggang 400 rank bracket ang Ateneo. Lumagapak naman sa 801 hanggang 1,000 rank bracket ang UP mula sa 601 hanggang 800 grouping noong nakaraang taon. Maliban sa dalawang universidad, pasok din sa World University Rankings ang De La Salle University at Mapua University. Ayan, napakagandang balita niyan, ano? Kaso, hindi natin afford ang Ateneo eh. Mm-hmm. Gustuhin man natin pumasok dyan sa the best na university ngayon na. Lalo't mataas ang presyo ng mga bilihin. Napakahirap sa mga magulang ang magpaaral. Kahit saan naman paaralan, pag talagang mataas na ang presyo ng lahat, ay naapektuhan na rin ang finances. Lalo-lalo nang nakaalaan dito nga sa pagka-college. Ano? Ikaw, meron ka ng isa, ano? Dalawa na, kuya. Dalawa na? Oo, oh, ayan. Ayan. So, good luck, kapatid. Yes. Kaya yan. Kaya Aja. Ayan, samantala, ano ba ang magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa ating lalawigan at sa buong bansa? So, narito na po ang ating weather report mula sa ating mga kasama sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
Magandang araw, Batangas. Narito po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, October 13, 2022. Patuloy nang humina itong Tropical Depression Maymay into a low pressure area habang patuloy na minomonitor ang iba pang weather disturbances sa paligid ng ating bansa. Kaninang alas 2 ng madaling araw, humina na as low pressure area itong si Tropical Depression Maymay. And as of 3 in the morning ay nasa vicinity ng praya ng Kasiguran Aurora. Sa ngayon po, itong low pressure area at air shear line ang nagpapaulan dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon and Aurora. Base na din sa ating latest satellite animation. Samantala, patuloy natin nating minomonitor ang low pressure area dito po sa Kanluran ng Palawan. Uli itong namataan sa 535 kilometers sa kanluran ng bayan ng Coron. Within the next 48 hours o dalawang araw po, ay posible itong maging mahinang bagyo, subalit inaasahan na ngayong araw ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan natin ang magiging bagyo ito sa may South China Sea. Bukod po dito sa dalawang weather disturbances, meron po tayong minomonitor na tropical depression at ito ay nasa ito ang ating mas babantayan. Ngayong araw ay mas posibleng pumasok ito sa ating area of responsibility. As of 3 in the morning ay nasa 1,765 km pa ito ng silangan ng Northern Luzon at maaaring pumasok ngayong umaga o tanghali. Kung sakasakali po ay papangalanan natin itong bagyong Neneng o yung 14 na bagyo ngayong 2022. Taglay nito ang hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugso na 55 km per hour at kumikilos west-northwest at 15 km per hour. Inaasahan po itong lalakas habang lumalapit po dito sa ating bansa at dito sa mainit na parte ng karagatan ng Philippine Sea. Para naman po sa probinsya ng Batangas, makakaranas tayo ng maaraw hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa na kalat-kalat na mahihinang pag-ulan sa bandang hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 49 to 55% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 49 to 61% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 51 to 56% tsansa ng pag-ulan at sa timog parte ng Batangas ay may 70 to 79% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw mo ng Huwebes ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:46 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 5:38 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat sa iyo, kasamang Raven Rantasida, para sa iyong weather report. So may binabantayan tayong low pressure area. Alam ko nasa Philippine Area of Responsibility na ito. So ang oras, 2 minuto bago sumapit ang 10 at kalahati ng umaga. Ay, ayan. So mga kabayan, mga kapatid, meron ba kayong nais batiin? Gian, especially ikaw, ang bagong membro ng ating trio, Tagapayo. Yes, sige. Binabati po natin yung mga patuloy po nakatutok sa atin sa Batangas PIO, si Ms. Eleanor Agno, kay Kuya Rafael Castillo, kay Tita Glenn Atienza, kay Ma'am Millicent Coloma, kay Tita Cecil Masungsong, kay Sir Jun Magnayan, nakasubaybay po siya sa atin ngayon, kay Tita Raquel Hernandez at kay Ms. Christina Dalida. At pinapabati po ni Kuya Lindon po ang kanyang kabatid, si Ate April Aguda Magbuo, ng happy, happy birthday po. Ayan, happy, happy birthday. Happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayon. Sa lahat ng mga anniversary, happy anniversary. Oo, po sa ayan sa mga nagdiwang ng mga anniversary. Ayan. So, October 13, 2022. So, ayan, ganap na pong 10:30 ng umaga. Ibig pong sabihin ito, ang inyong pong trio Tagapayo ngayong araw ng Huwebes ay pansamantalang magpapaalam at bukas po, abangan nyo ang tambalan ni Jonathan
at ni Jane. Ano? So kami po ay pansamantala ng magpapaalam para sa aming slot ngayong araw. So sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggenyo. At sa tulong ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo ay patuloy na babangon sa anumang hamon at kapit kamay nating ipakikita na mga Batanggenyo magiting. Ito pong muli si Edwin Sabarte. At ito naman po si Elfie Lister, kasama po Gian Marquez Camillas po. At nice po nating pasalamatan ang ating nakasamang technical team ngayong umaga. Yes. Si Kuya Joshua po, si Kuya Paeng at si Kuya Benson. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, Los Trios Guapos. Ayan, maraming salamat po sa muling pag-antabay sa inyong mga kagapay. Ito pong muli ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo.